Hello, what's up mga kabulol? Sinagyan ng Stop TV channel po. So, magandang araw po mga kabulol. So, kumusta na po? Lalo-lalo na yung mga ka-EPS aspirant natin dyan na naghihintay na magkaroon ng TED o may TED na o naghihintay ma-select sa massive selection, naghihintay magkaroon ng registration at makapag-exam. So, kumusta? Anong status na po nung pag-aaral natin? So, anong level na po kayo sa yugto ng pag-aaral po ninyo sa journey nyo? Patungo o papunta po rito sa South Korea. Pasensya na, nabubulo na naman po si Kablon. So, well, anyway, guys, magandang araw po sa inyo lahat. Hindi po kami nag-overtime ngayon. Kasama ko po yung bago namin kasama ngayon. So, hindi rin siya nag-overtime. So, pahinga rin kapag may time. Mas mahalaga kasi yung marelax naman tayo paminsan-minsan. Well, anyway, guys, meron po akong gustong i-share po sa inyo. Lalong-lalo na sa mga aspirant. Lagi po ang mga sinishare natin para po sa inyo to. Kahit hindi man po dito sa South Korea na pupunta, pati na rin po sa mga iba nating kababayan na nagnanais pumunta sa man dako ng bansa na ninanais nilang makapunta. Pero yung video to, guys, para po talaga to sa mga aspirant na nanonood ngayon, ikaw na nanonood ngayon, kung papunta ka na rito o isa kang aspirant o nandito ka na sa Korea, kakarating mo pa lang, napaka-importante ng mensaheng to ng video to. Sana panoorin nyo hanggang matapos. So, ang tatalakayan natin na pag-uusapan natin, guys, pag nandito na kayo sa South Korea, huwag niyong masyadong galingan. Huwag kayong magpakitang gilas. So, tama po yung narinig nyo, guys. Huwag po kayong masyadong magpakita ng gilas kung papunta na po kayo rito. O kung nandito ka na, unang araw mo, o unang linggo mo, o unang buwan mo, huwag kang masyadong magpakita ng gilas at huwag kang masyadong, huwag mo masyadong galingan. So, para maunawaan nyo kung ano po yung ibig ko sabihin, panoorin nyo hanggang matapos. Pero bago yun, papasukin ko muna yung intro ko, guys. So, ayan guys, kakatapos na ng intro ni Kabulol. So, ano ba yung ibig ko sabihin? So, ito na yung pag-uusapan natin. Marami tayong mga kababayan, guys, na bagong dating dito. Marami tayong mga kababayan na nasa Pilipinas pa. At siguro hindi rin naman lingid po sa kaalaman po ninyo. So, ang South Korea is 3D. Difficult, danger, dirty. Tsaka may isa pang D na tinatawag na sinasama namin dito, yung 4. Yung 4D. Yung pangapat yun yung deadly na nakamamatay. So, alam naman natin ang manufacturing o anumang industry na mapapasukan mo bilang isang EPS factory worker po dito under E9 visa, hindi po natin na hawak kung ano po yung magiging kapalaran natin dito. Ibig sabihin, kung ano man yung trabaho mo dyan, kung isa kang guro, isa kang tawag dito, o skilled ka talaga dyan, welder ka dyan, o chef ka dyan, o cook ka dyan, kung ano man natapos mo, cashier ka, nurse ka, once na nag-apply ka kay South Korea as a EPS factory worker, hindi mo yan may apply sa buhay mo pag nandito ka na sa South Korea kung mag-apply ka ng EPS. Iba ang magiging trabaho mo. Kaya maraming nga nagko-comment, nagtatanong kung bakit hindi sila nasi-select kahit na yung trabaho nila ay related naman sa ina-apply nila sa Korea. So, marami pong mga kababayan natin kahit sa mga kakilala nyo, magtanong po kayo. So, walang-wala. Ako nga, yung trabaho ko, dati lang akong tawag dito, kitchen crew sa mga fast food, sa mga restaurant na nagtatrabaho. Pagdating ko dito, nagmomoldi si Kabulol. Kaya, maraming mga kagaya ko dito na magkaibang-magkaiba yung nakasanayang trabaho sa Pilipinas at sa trabaho na maabutan nyo rito. So, ito pa yung idadagdag ko kung ba't ko nasabing huwag yung galingan. So, sa mga kababayan natin nandito, syempre, gusto nilang magpa-impress sa mo. Gusto nilang magpakitang gilas, gusto nilang magmagaling. Kahit na alam nila na may mga nauna sa kanila doon na maabutan nila. Hindi natin maiaalis sa mga Pilipino dahil ang Pilipino masipag at maabilidad at madiskarte. Kaya napakadaming
mataas yung insecurities sa mga Pilipino, sa mga Pinoy. Kasi ang mga Pinoy, maasahan. Pero may part talaga na minsan nakakasama rin yung sobrang galing mo, sobrang sipag mo, sobrang ano tawag dito, yung alam mo lahat yung trabaho. Minsan kasi nagiging masama yun. Alam nyo bakit? So maraming mga kababayan natin na hindi pa alam. So makinig ka sa sasabihin ko, napaka-importante nito kung isa kang EPS aspirer na papunta na rito. Kasi guys, sa mga nagdaang taon, nagdaang buwan, may mga kakilala ko, kaibigan natin na nakilala sa YouTube. Kabago-bago lang nila guys, naputulan sila ng daliri, naputulan sila ng isang daliri, ito yung sa gitna. Yung iba naman na nakilala ko noon, subscribers ko rin siya, kung kilala nyo, si John Mark. Yun nga, naputulan din yata siya ng daliri, di ko alam kung ito yung pinakahuli dito. At hindi lang po yun guys, marami tayong mga kababayan dito, hindi mga Pilipino, ibang lahi, na minsan sa kasamaang palad, nauwi pa sa namamatay sila, nasasawi. Sorry sa words ko guys. Talagang yun nga, binabawian sila ng buhay. Alam nyo ba kung ano yung pinakapangunahing ano dito, pinakapangunahing problema kung bakit nangyayari yung ganun? Kaya sinabi ko po sa inyo guys, na huwag nyong galingan, huwag nyong sipagan. Huwag nyong galingan. Kasi guys, pagdating nila rito guys, kahit hindi nila trabaho, siyempre, yun nga, Pilipino, Pinoy, maaasahan talaga, gustong magpakita ng gilas, magsipag, talagang sa Pilipinas pa lang, talagang sinasabi nila sa sarili na makarating lang ng Korea, talagang magsisipag sila. Pero minsan, ang kasipagan kasi, parang nauwi din kasi sa peligro. At pagiging, parang masama yung nagiging kinalabasan. Kasi, alam nyo guys, dito sa South Korea, kapag ang trabaho mo, alimbawa sa isang company, kapag ang trabaho mo, inassign ka sa isang posisyon, tapos inalam mo lahat yung trabaho ng mga kasama mo hanggang nalaman mo, and then yung amo mo rito, sa nakikita niya sa'yo na inaalam mo lahat yung trabaho, baka pag wala yung isa na gumagawa nun, baka ibigay niya para sa'yo yung trabaho niya. So, nagigets niyo ibig sabihin. Tapos, kung wala naman yung isa na naman na ano, yun nga, inaral mo rin yung trabaho ng iba, so alam mo, baka pag umabsent yun, ikaw na naman yung dadali niya doon. So yung iba, nagwe-welding, pero hindi naman yung trabaho nila rito na na-assign sa kanila. Siyempre, Pilipino, gusto nilang magpakita ng gilas, nagwe-welding sila. So baka kahit hindi niya trabaho yun, ipapagawa sa inyo. Baka nga, sabi ko nga, kung marunong kang magmaneho, mag-drive sa Pilipinas, may lisensya ka. Tapos sasabihin mo sa amo mo na marunong kang mag-drive. Baka nga, pati ikaw, gawin nilang taga-deliver. So alam niyo kung ano bang pangit dito na sinasabi ko. Kasi guys, dito, kahit napakadami mong alam, napakagaling mo sa trabaho, magkakapareho lang kayo ng sweldo. Walang maiiba doon. Lugi ka. Kaysa sa kasama mo na iisa lang yung trabaho niya, pagkatapos ng 8 oras, out na siya, ikaw, ginagawa mo lahat, pag wala yun, inuutosan ka, gawin mo to yung iba. Pero pareho lang na pareho lang kayo ng basic ng oras. Nagkakatalo lang yan sa overtime. Pag marami kang overtime. Kaya maraming mga kababayan natin na kahit hindi nila alam, dahil nga sa kagustuhan nilang malaman, ginagawa nila, tinatrabaho nila. Yung bang malakas yung loob nila, buo yung tiwala nila sa sarili. Kaya minsan, nauwi sa disgrasya. May mga napuputulan ng kamay, sa kagustuhan nilang malaman yung trabaho, kahit hindi pa nila gamay, ginagawa na nila. So, ayan po yung nakikita ko po sa inyo na dapat alam nyo po rito. Alam nyo, dito sa South Korea, hindi po pwede yung sobrang galing mo. Dahil kahit kailan, hindi po tayo mas magiging magaling sa mata ng mga Koreano. Lagi po silang magaling. Mauwi po yan sa uutakan nila kayo. Imbis na tatrabahuin nila, ipapagawa pa nila sa'yo kasi alam nila na alam mo yung trabaho yun. Pero yung sweldo, kagaya din na sweldo ng mga kasama mo. Baka sa bandang huli, magreklamo ka kagaya ng mga nababasa ko mga comment at saka yung mga nag-PM sa akin sa page ko, nagre-reklamo sila. So kaya sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang, pagdating nyo rito kung ano yung binigay na trabaho nila sa inyo, yun yung gawin nyo. Doon kayo magsipag. Huwag nyong pakikialaman yung trabaho ng iba. Pakabalang araw, ibibigay nila sa iyo na trabaho. Imbis na mag-a-out ka na, ibibigay pa ipapatrabaho pa at yung iba, ang kasama mo ay uuwi na. So sana, nag-guess nyo yung ibig ko sabihin guys. Medyo malabo pero alam ko kung ano po yung, alam nyo kung ano yung pinupunto ni Kabulon. So sipagan nyo lang kung nasan yung posisyon nyo. Kung dinala kayo sa grinder, dinala kayo dito sa turret, yung nag-a-assemble, doon kayo. Doon kayo magsipag. Huwag niyong alamin lahat kasi dito, sa sobrang galing mo, bibihira talaga yung mga Koreano na ma-appreciate nila yung dadagdagan ka ng sweldo. Bihirang bihira.
So madalas kawawa yung taong ganun. Imaginein mo guys, nakapahinga na lahat ng mga kasama mo, ikaw nagtatrabaho ka pa, 'di ba? So nasa sa iyo kung gusto mo overtime 'yun, pero sa pagod talagang lugi ka talaga. Kasi sa basic pareho lang na pareho kayo, walang pinagkaiba. Dito, walang matagal, walang bago. Kung ano yung naabutan mo na sahod ng mga matatagal na na nauna sa iyo, ganun din yung sahod mo, sasahurin mo, kagaya rin ng basic nila. Kaya hindi talaga uubra yung sobrang galing mo, sobrang sipag mo. Ay hindi, okay lang yung magsipag ka sa posisyon mo. Pero ibig ko sabihin yung kahit na pinag-out ka na, ayaw mo pang mag-out, ayaw ka nilang pag-overtime, pero ikaw nandun ka, talagang inaalam mo. So, pandang huli, pagsisisihan mo yan. Pero at the end of the day, kagaya na sabi ko, nag-a-advise lang si Kabulol, ikaw pa rin ang masusunod kung ano yung gusto mo. Kung saan ka masaya, dun ka. Ang akin lang po eh, nagbibigay lang tayo ng advice na alam ko talagang makakatulong at makakatulong sa mga kababayan nating aspirant na papunta na po rito. At kung kayo naman po ay paalis na, papunta na po rito sa South Korea. So, siyempre, paalis ka na. So, kailangan nyo pong mag-iwan ng kopya ng passport po ninyo, ng ID po ninyo, at lalong-lalo na yung kontrata po ninyo dito sa South Korea kung paalis ka na. Dahil bakit? Kasi po, in the future, kakailanganin nyo yan. Siyempre, sa unang dating nyo po rito, kung nakautang ka, magbabayad ka ng utang. Pagka na-settle mo na lahat ng mga pinagkakautangan mo, nabayaran mo na, papasok naman ngayon yung mga ngarap ka, tutuparin mo na yung mga pangarap mo. Kung gusto mong kumuha ng bahay, I'm sure, siyempre, yung iba nating mga kababayan, mas tawag dito, komportable sila sa pagkuha sa mga hulugan na bahay, housing loan, o kaya naman, kung may bahay ka na, sasakyan, pwede silang mag-car loan, di ba? So, kung nandito ka sa South Korea, hindi mo magagawa yon kung walang kopya yung mga pamilya mo sa Pilipinas kung gusto nilang mag-avail ng bahay o kaya sasakyan o ano pa man ang gusto mo, businessman yan o ano, gusto mo mag-loan. Kasi siyempre, bilang isang OFW, malakas yung loob natin kasi nasa abroad tayo, kahit kumuha tayo ng hulugan, kaya nating bayaran. So yung iba, kung kagaya kong mag-isip, mas maganda yung abang nandito ka, kumuha ka na ng mga bagay na walang-wala ka pa na pangarap mo magkabahay kung wala kayong bahay, house and lot, kasi mababayaran mo yun. Unlike na mag-ipon ka, sa kagaya ko, napakahirap mag-ipon ng pera talaga. Bangko lang ang makikinabang. Huwag mong isipin na ang mahal ng interest kasi every year tumataas din po yung value ng lupa. At saka pala, may dagdag ko lang pala, sa South Korea pala, kahit hindi ka magsipag pala, every year tumataas po yung sahod dito. Yan po yung nakasaad sa labor po nila, sa government po nila rito. Kaya isa pa yun na sinasabi ko sa inyo na dito talaga kahit na gawin mo lang yung trabaho mo, okay lang, okay na yun. At least ang importante, safety ka at saka tawag dito, hindi masyadong pagod, baka ibigay lahat sa'yo ng trabaho. So yun, naidagdag ko lang. So balik tayo sa topic natin. So baka in the future, kakailanganin nyo yun, mag-loan kayo. So syempre, ang magpa-process yung asawa mo, so ipapangalan niya sa'yo, kumbaga siya lang yung magiging katiwala o tagapamahala o kaya yung siya yung binibigyan mo ng authority para i-process dahil mag-asawa kayo, yung mga papel, di ba? Siya yung binibigyan mo ng authorities, siya yung may authority na i-apply niya yung kung ano man ang ina-applyan mo na loan. Nabubulol na naman si Kabulol. So, napaka-importante ng kontrata. Kung wala kang kontrata, paano yun, di ba? Kasi hinihingi yan kung isa kang OFW. Marami tayong kababayan na hindi po alam yon. Kaya kung minsan, kahit gusto nilang, napakahirap po na magpadala ka ng tawag dito, barrier rin po yung magpadala ka ng documents, pumunta ka pa ng Wotsiguk dito, maghahanap ka pa ng sender na magdadala sa bahay nyo sa Pilipinas, di ba? Kung may kopya ka na dun, kahit Xerox man lang, tapos pirmahan mo, o kaya passport, o kaya ID mo, in the future, lalo na yung mga may PhilHealth dyan, so yung mga beneficiary mo, so pakikinabangan nilang kailangan, iwan mo yun, bigyan mo ng copy, yung asawa mo, na maiiwan sa Pilipinas, o kung wala man, mga magulang mo. So, naiintindihan nyo, gets nyo ba guys yung ina-explain ni Kabulol sa inyo? So, siya pala guys, maraming palang salamat sa mga sumubaybay dun sa interview ko sa kasama ko dito na si Kenneth Balba. So, ilang days na siya nagtatrabaho, minsan nakikita ko siyang sumasakit daw yung katawan niya. Ganyan talaga sa mga bago talaga eh, kahit kami dinaanan ko yung pinagdanaan ko. So, well anyway guys, wala na daw skill test. Narinig nyo naman yung nakapanood ng interview. So wala na daw skill test, may balita, sabi-sabi, this coming
exam daw magkakaroon. Pero hanggat wala pang nagpapatunay talaga na dumaan sa skill test, huwag muna po kayong maniwala sa hakaka. Alam ko marami ang natatakot sa skill test kasi mahirap nga naman yung kahit ako man mahihirapan ako. So sana wala na yun kasi dagdag pahirap po sa mga kapwa nating EPS factory worker po dito sa bansang South Korea. So well anyway guys, magsha-shoutout lang po ako. So shoutout kay Martin Dantes, magandang araw boss, silent watcher mo ako. Palagi ako nanonood ng mga vlogs mo, aiming na makapag-working sa Korea this coming 2024. Hinihintay na lang din ang exam for manufacturing. Sana mapansin niyo po, shoutout na rin boss. Thank you. Shoutout Martin Dantes. Rusty Santiago, pa-shoutout idol, salamat sa mga motivate idol. Sana one day nandiyan na din ako. Wish me luck sa darating na exam. I wish you all the luck, Kabulol. So, shoutout sa iyo, Rusty Santiago. At kay Richard Bistal, ilang exam kaya ngayong 2024 idol? Shoutout po idol from Santo Tomas, Davao del Norte. Excuse me po. Kay Richard Bistal, so hindi natin masasabi talaga, depende, pero madalang lang talaga magpa-exam sa South Korea ng one time lang sa loob ng isang taon. Minsan dalawa o more, minsan tatlo. Ganyan, mas madami pa sa dalawa o tatlo. So sana ipagdasal natin na this year magkakaroon ng maraming exam. Kay Mark Siotie, shoutout sa iyo, Kabulol. Next video pa, shoutout po, idol, solid supporters po. Nakaka-inspired yung mga video nyo po. Maraming salamat sa iyo, Mark, sa panonood. At kay Angelo Gonzaga, good day po, Kabulol. Paano po pag walang middle name? Ano po ilalagay pag nag-register na po? Sa mama ko po kasi dinala kong apelido. Shoutout sa iyo, ingat ka po parati, God bless po. Shoutout sa iyo, Angelo Gonzaga. Kung ano po yung ano nakalagay sa mga documents mo, like passport mo, yan, ganyan, birth certificate, mas maganda kasi yun yung sundin mo kasi hindi pwedeng magkakaiba. So kung yan ang nilagay mo, wala kang sinasabi mong middle name, so yan lang ang ilagay mo. At shoutout na rin po kaya Beans TV, sabi niya, shoutout nyo, school namin boss, Shinhan Korean Language. Preschool daw niya, kaklase niya, yung bagong dating na kasama kong Pilipino dito, Pinoy, na in-interview ko sa previous video ko at kakarating lang niya last week. So shoutout sa'yo, Shinhan Korean Language, yan po yung KLC na pinag-enrollan po nila. Shoutout sa'yo, Beans TV. At kaya Mr. Historian, Mr. Historian Stories. Shoutout, Kabulol, na ano yung dila ako dito sa pangalan mo. At kaya Kirino Baklay, yes, good job, idol, shoutout. Paring Kenneth, sabi niya Kirino Baklay, shoutout daw, paring Kenneth. Shoutout sa'yo, Kirino Baklay. So, tsaka kay Arman Moralo, shoutout, idol, ingat sa Socor, sana next kami naman. I-claim nyo yan, tiwala lang. Kung nakaya niya, nakaya namin, kaya nyo rin. Magtiwala lamang po kayo. At kaya Eric James Santos, solid talaga mga advice mo, Kabulol, solid idol. Dami ko rin pinagdaanan dito sa Pinas bago makapasa sa exam. And now waiting ng TED na lang, parang kailan lang noon nangangarap ako makapag-Korea. Konting tiis na lang, malapit na ako. Sana, Kabulol, may pagkakataon din na mamit po kita. Pa-shoutout po sa next vlog mo, Kabulol. Ingat lagi, God bless. Napaka-gandang basahin talaga ng alam mo talagang nakaka-relate sila sa mga videos na ina-upload natin at nakakatulong. Yan naman talaga yung pangunahing reason ko kung ba't ginawa ko yung channel ko. Kahit na iilan lang tayo, at least solid, intact yung mga Kabulol na nandito, nanonood sa mga videos ko. Salamat sa iyo, Sir Eric James Santos. God bless you and good luck sa journey mo. Oo naman, PM mo lang ako pag nandito ka na sa South Korea. One day iset natin. So, pupuntahan kita. Baka malapit ka lang naman, hindi ka naman ganun kalayuan dito sa South Korea. So, Eric James Santos, good luck sa'yo. Wish you all the luck. Ingat ka sa pagpunta mo rito, konting tiis na lang. Makakarating ka na rin ng kimchi land. So, shoutout na rin po. Pinapa-shoutout po, ito yung pangalan niya, user, wala po siyang name talaga, user lang nakalagay dito, so isa-shoutout ko na lang, ito yung message niya sa akin. Sabi niya, shoutout na rin sa asawa ko, si Christina Mejica, at sa mga anak ko, Justin Baltar, Prince Baltar, at Precious Baltar. Maraming salamat, idol, lagi kaming nanonood ng mga vlog mo, nakaka-inspired, lalo na yung mga naibigay mo, magandang buhay sa pamilya mo. Sana soon ako din, salamat ulit. So, uulitin ko po, hindi ko po alam yung name ni sir. So, ito na lang yung isa-shoutout ko. Uulitin ko, shoutout sa asawa niya na si Christina Mejica at sa mga anak daw niya na sina Justin Baltar, Prince Baltar, at Precious Baltar. So, maraming salamat din sa iyo, sir.
pasensya na talaga, hindi ko makita yung name mo dito. Kung sino ka man, pagpalain ka, nawa ng pong may kapal, matutupad yan, konting tiis lang. Kung nakaya namin, nakaya ng iba, kakayanin mo rin po. Tao lang din kami. Imposible man, pero pwedeng maging posible. So, huwag ka lang sumuko, huwag kang panghinayaan ng loob, kaya mo yan. So, yan guys, ang mga gusto magpa-shoutout, just comment down below lang kayo sa comment section natin. At i-follow nyo na rin po ako sa FB page natin, kagaya din po ng Christop TV channel yung name. So, dumadami na po tayo doon. Nahack kasi yung dating FB page ko, kaya ngayon lang ako recently lang ako nagiging active sa mga nagko-comment doon. I-PM nyo ako doon, kayo mag-PM sa akin. Nagre-reply po ako. Christop TV channel din po. Pareho po ng YouTube channel natin yung name ko po doon. So, well, anyway, guys, maraming salamat. I think that's it for today's video. Sana kahit papano mayroon na naman kayong natutunan, nalaman sa episode natin ngayong araw na to. As a EPS factory worker dito sa South Korea, pinagdaanan ko po yung pinagdaanan po ninyo. Lagi ko pong sinasabi po sa inyo, guys, sa una talaga yung hirap. So, maging ako, nung nag-uumpisa, nahirapan din kami. Walang nakapunta po rito nang hindi nahihirapan. Bawat Pilipino, bawat kababayan natin, bawat EPS na bagong dating, aspirant o luma o datyan na nakagaya ko, bago po sila nakarating dito, siguradong meron pong lungkot sa buhay nila o yung pangit na istorya, pangit na pinagdaanan nila sa buhay bago sila makatungtong dito. Meron pong ganun na istorya sa likod ng mga ngiti ng mga kababayan natin ng mga bagong dating dito. Marami po tayong mga pinagdadaanan, pagsubok, at kapag subukan sa buhay, hindi po yan natatapos. Pero normal lang po yan kasi tao tayo. Wala naman pong tao, walang problema. So lahat tayo nagkakaroon. Depende lang po sa pananaw natin, sa pag-iisip natin kung paano nating solusyonan o harapin yung mga problema dumarating sa buhay po natin. Kasi hindi natin kailan man yan pwedeng takasan. Sa iba, napakaliit lang. Pero sa iba, napakalaking bagay na. Yung mga bagay na binabahagi ko o isinishare ko po para po sa mga kababayan natin. Lagi nyo pong tatandaan, guys, ano man hamon ng pagsubok ng buhay, gaano man yung kabigat ng problema, pag nalutasan nyo yan, nalagpasan nyo yan, ganun din kalaki yung blessing na naghihintay po para sa inyo. Huwag po kayong matakot magkamali sa buhay, huwag po kayong matakot mag-fail, dahil hindi kayo uusad kung hindi nyo po pagdadaanan yung mga pagkakamali sa buhay po natin. Ang importante, tinatanggap natin yung pagkakamali natin. Kagaya nga na sabi ni Kong TV, kung ano yung thoughts natin, yun ang nagiging words natin, salita, di ba? Your thoughts become your words. Your words become your action. Your action becomes reality, di ba? So, nag-uumpisa yan sa mga pangarap natin na gusto natin, naiisip natin sa utak. Kung ano yung iniisip natin, yun yung nasasabi natin. At pag nasabi mo na sa sarili mo na yun ang gusto mo, yun ang ginagawa natin, di ba? Words without an action, walang kwenta yon, di ba? Salita lang. Talaga mananatiling words lang po yung kailangan. Words with action plus result. Kailangan natin ipakita yung resulta sa mga tao, sa mga bagay na ginagawa natin. So, that's it guys. So, magluluto na ako. So, kita-kita tayo muli sa susunod na gagawin video. Shoutout po palang, jubulol talaga. Shoutout po palang lahat sa mga patuloy na tumatangkilik at sa mga hindi ko po nabanggit na pangalan. Pasensya na po. Comment na lang po kayo sa baba at sa susunod na video. Isi-shoutout ko po kayong muli. Gutom na siguro, kaya nabubulol na. Bulol na ka, mas lalo pang nabubulol. So anyway guys, see you again on my next video. Tiwala lang, dasal lang. Kakayanin nyo yun. Kung nakaya namin, kaya nyo rin. Diba? Pare-paraw lang naman tayo. So nag-uumpisa lang yan sa mindset. Magtiyaga ka, magtiwala ka sa proseso. Diba? At kay God. Tanda nyo lagi yan. Ibibigay niya rin yung tamang pagkakataon sa inyo. So guys, see you again on my next video. So eto na talaga. So, kita-kita yung muli sa susunod na video. Annyeong, guys. Bye-bye.